And welcome back lang ka Insik Vlog. Yan, nakarating na po kami dito sa Purok. Parang ibang tingin natin ngayon ah. So ngayon po, ayan, mag-update po tayo ulit sa bahay ni Inday Lucilab. Dati po is wala pang flooring at ano pa yung nakita niyo, siguro wala pang flooring po, pero tapos na po yung pag-finishing sa labas at sa loob. So ngayon naman po, tapos na po sila mag-flooring. Ayan, no? Tingnan nyo sa kwarto. Ayan, tapos na po sa kabila namang kwarto, tapos na rin. Then ang sa sala po, tapos na rin. Ayan, tingnan nyo. So ngayon mga ka-insik, ang isusunod ni Inday Lucilab is yung veranda. Ayan, veranda po. So dito po, dito po is dito po mag palit na kagawa. Sa bitana. Ah, di ako libotang lang sa boss. Dito po mag patayo si Inday Lucilab ng veranda. Ito na portion mga kinsik, no, para pag may mga bisita dito dadaan bago yun sa sala. Yan, para naman yung ang iba andyan, andun po sa sala umupo, tapos ang iba dito naman sa veranda. Kumplito na po yung kahoy. Ayan, itong mga kung mga kahoy mga kinsik yung pinasinso nila ni Papa. Ayan, oh, na pong gagamitin nila. Yan, tas mayroon pa po dito sa pinaputulan nila ng ano, niyog, yung sinso nila, yung niyog na hindi na po mapakinabangan. So ayan, pinasinso na rin nila kasi po wala pong bunga eh, kasi po nandyan po siya, andito po sa loob ng kasya. Yan, ayun mga kensik, kompleto na po. So ang kulang po ito is ang paano na lang, paggawa na lang, di ba? Po na pinuto lang dito po sila nagsinso kasi po yung niyog po na hindi na po mapakinabangan, gawin nila pong pang dapat sa balay ba, para naman mapakinabangan na bitaw na ba, hila pala. Pasensya na po, para may magamit sila. Yan, so hintayin na lang natin yung susunod na yugton and dahilo sila. Yan na mga kinsik, tas maganda na po siguro mga kinsik pag ano na pa yung pag maka pirma na po lahat yung mga makapirma na po lahat yung mga kapatid ni Mama. So dito po sila mag paggawa ng bridge ang taga barangay. Yan, dito. So dito po dadaan mga kensing, oh. Galing doon. Yan, paliko ba? Paliko dire. Dito na po sila magpagawa ng bridge para case og may baha, malaki ang tubig, hindi na po mahirapan yung mga motorista. Yan, so tas paano doon, tabok dito, patawi doon sa kay tatay kusing. Yes, dito po sila daan kasi po importante pong may bridge dito, dahil pag magbaha ang hirap pala, hindi po makatawid ang mga tao at mga motorista.
iwas din sa disgrasya. Yan. Pag di pag doon sila maglagay ng ano ng tulay yung bridge na mahirapan sila kasi po, malaki na yung daong gasto nila kaysa dito maliit lang po, kunti lang yung makuhang ano, kunti lang po yung makuhang ano lupa kaya maliit lang gasto. Pero dito naman malaki kasi po ang taas doon, ang taas doon eh, ang taas, no? Tingnan niyo. Diba oh? Tama po sila, malaki yung gasto nila pag dito sila paggawa ng bridge. Yeah. So, you see? Ang laki pala. Kasi po malaki pong lupang makuha nila sa taga DPWH pag dito sila pang magpagawa ng bridge. Kaysa doon, doon sa tinturo ko kanina, maliit lang kasi po malapit lang yung patawiran kaysa dito ang taas ng mga KNC Kalanga. So so ayun. Oh. See? Soon po magpatayo po kami ng bahay nilangga dito. Yan. Para naman magkapit bahay kami ni Inday Lucy Lam. At lagi na namin makasama si Papa at sa yung at yung mama nilangga. Makapunta dito. Ayan di para magsama-sama na kaming lahat. So, hindi po hirap dito daanan mga kensik. Hindi katulad doon sa Bungyas, yung sa amin, na ang hirap pala daan kasi po, paano ka paakyat ka ng bundok, tas paano naman, maglugsong ba? Hirap, panghirap talaga mga kensik. So, ayan ang mga kensik. Ha, ituro ko muna sa inyo kung saan kami magpatayo ng bahay soon. So, tipot dito po tayo. Nahawan bito dire. Patayo po kami ng bahay nilangga soon. Dito sa Joel sa Kainday Lucilam. Ito po is tindahan po ito ni ano Barangay Kaftin. Kaftin naman saya nag-upa doon, nag-upa sila sa lupa nung buhay pa ang lola ko. Sabi ni Papa po mga ka-insik, no, dito po kami magpapatayo ng bahay nilangga. Nilangga. Dito po kami magpapatayo ng bahay. Gustong-gusto ni Papa dito kasi ano, kasi po daw maganda dito. Yan ang Kainday Lucilam. Doon, kami naman dito. So, itry namin mga kensik. Mag-ano kami mag pantunti po kaming nag-ipon ng pera para sa dream house namin. Charot. So, ayan. Ang init dito, no? Ito. Maliit lang paggawa namin. Ang importante may matulogan tayo, 'di ba? Hindi po importante yung malaking bahay, importante may matulogan tayo, may mapasukan tayo sa mga bisita pag mayroong gustong mo visit sa amin dito. Mas marami pong mga subscriber eh. Subscriber followers namin, Inday Lucy Lam, na gustong pumunta dito para makakita sa aming bukid at saka makakita kay Father in personal in person, di ba? So, di ba, ang ganda sa feelings natin, no, mag mayroong taong hindi natin mga kadugo ba? Hindi natin kadugo na gustong pumunta doon para lang makita kami. Tas
makita nila si Papa. Yan, sabi lang ang bait ni Papa. Siyempre, mabait talaga si Papa dati pa. Grabe, walang nagpapasalamat pa ko sa Panginoon kasi po ang blessing po na nabigay si Papa sa amin. Kasi sobrang bait ni Papa. Yan. Wala po ako nakatry na ibunalan ko ba? Istorya lang, no? Istorya lang. Ayaw na, anak. Ganun lang. Nagpawisan tayo talaga. So, ayan na mga Kensik. Thank you for watching mga Kensik Kalangga. Yan. Don't forget to subscribe Langga Kensik Vlog. Kita-kita tayo soon. Yes. Basta maokay na ang lahat. Maokay na yung pandemic. Mawala na. Walang tayo magpaano sa kanang Ginoo. Dili tayo magpasagad sa atong kagalingon. O kalayuan tag pirmi sa Ginoo. Yan, thank you for watching mga Kensik. Basta ito na po ang update ko sa bahay na Inday Lucila. Yan, lahat na po na may flooring na. So ayun, hanggang dito na lang po. Thank you for watching and ayun na. Punta na po tayo doon sa bukid. Ihatid po ako ni Kuya doon kasi po mayroon po siyang may tuyo sa dito sa akong uyuan ba. So ayan, thank you for watching. Bye bye. Amping Kanunay. Love you all.